Eh, siya lang naman mag-iinom mag-isa minsan sa bahay niya eh. Para naman po ipagtanggol ang asawa niya laban sa pananakit po ng pamilya ni Ate Jerma, tawagin po natin ang dating kaibigan ni Kuya Roderick, narito po, si Reynan Janjan T. Pasok! Kuya Janjan, sandali lang! Sandali! Awatin ninyo! Sandali lang, Janjan! Babaragin mo! Kuya Janjan, ano po ba ang tunay na nangyari? Sinungaling ang Sinungaling pa ba sinungaling? Ito nga ang sinungaling eh. Bakit nyo kinukuyog yung asawa ko? Oh, sino kumuyog? Di ba sabi ko sa'yo, awatin mo? Ikaw nga nagpaano sa amin kasi ikaw nagpasabong sa amin dalawang mag-asawa. Masabong ano kayo? Walang mga isip, manok at sabungin. Ikaw nga may isip ka lang, may isip ka mo eh. Kung hindi ka malam talaga eh. Ikaw sandali lamang, gusto kong malaman, Janjan, ano ba ang naabutan mong eksena nung nagkakagulo na? Nakakawawa to, ma'am eh. Eh, nahawak-hawak nilang dalawa, oh. Siya nga ito nung nanugod sa akin, manapit yung nanabok. Janjan, sandali lamang po. Konting katahimikan. Janjan, gaano katotoo na yung asawa mong si Jennifer eh laging nagsisiga? Yun ang pinagsimula ng problema kasi, ito. Dinilinis lang yung lugar namin sa tapat namin. Yung likod naman nila ka, ano namin sa tapat. Dikit lang kasi nung bahay na. Dikit lang nila. Eh, nilinis namin kasi may mga namin basura. Eh. Pag nakikita ko yung basura, dumadaan ako. Pero pakilinis mo yung basura dyan. Sunugin mo dito sa harap ng bahay natin. Di ba? Yun lang naman yun eh. Wala na akong iba. Ang sabi po sa likod bahay, nagsiga, hindi sa harapan. Hindi, sa likod nga ng bahay nila. Tapos ito naman yung harap ng bahay namin. Sa lugar namin sinisigaan. Likuran namin yan! Magdahanan ang tabi yung sinusunog sa kanil. Lugar niyo! Likuran namin yun, kaya hindi ka pwede magsunog. Lang, yung bahayan ng kagdaanan namin yun. Kagdaanan, hindi yung sa inyo. Kanil namin ang pinagsusunogan nyo, banda dyan. Annalyn, sabi mo kanina hindi kayo nang-aaway, pero nakita natin, ikaw ang nagsimula. Annalyn, nag-aaral ka ba? Sandali lang. Sandali lang po. Ilang taon ka nga ulit, Annalyn? 18 po ng April eh. Kaka-18 mo lang. So, kung 18 ka na, college ka na. Lagi po siya... Huminto po ng 5 taon eh. Huminto siya ng 5 taon. Bakit po huminto ng 5 taon? Tinatamad siya mag-aral. Nahirapan siya sa buhay niya kasi yung ano namin, minsan yung mister ko may trabaho, wala, minsan mayroon. So nang dahil po sa hirap ng buhay, hindi nakakapag-aral si Annalyn. Annalyn, gusto mo bang mag-aral? Lahat po ng anak ninyo nag-aaral? Yung dalawa ko po hindi nakapag-aral kasi wala po nga certificate. Hindi po namin nakuhanan kasi yung kamadrona po na nagpaanak po sa akin, hindi po nila inaasikaso yung certificate niyo. Walang birth certificate? Opo. Kaya hindi makapag-aral? Opo. Bakit hindi po ninyo asikasuhin? Eh, minsan nga po yung asawa ko wala pong trabaho. Kayo po? Bakit hindi po kayo magtrabaho din para tulungan ang asawa niyo? Nagtrabaho rin po ako sa kantin. Magkano lang naman ang araw ko doon, 70 pesos. Tama-tama lang din ang ano namin bigas. Siya naman po yung matigas ang ulo. Ngayon, nag-aaral po siya. Ngayon na siya nakapag-isip na mag-aaral. Grade 4 pa lang. Totoo ba yun, Annalyn, na matigas ang ulo at ayaw mo mag-aaral? Bakit? Laging barkada. Naintindihan natin na mahirap ang buhay at talagang mahirap makahanap ng trabaho. Pero kung ginagawa ng paraan ng mga magulang mo na maigapang kahit paano na makaaral ka, Annalyn, yun na lang ang pag-asa para
kahit papano ay isa sa inyo makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng mahusay at magandang trabaho, hindi ba? Hindi mo ba naiisip yon? Gusto ko lamang tanungin sa puntong ito, napakahirap, Dr. Camille. Bakit nga ba ang isang tao dumarating sa punto na nahihinaan na ng loob na alam natin napakahirap ng buhay at marami sa atin ang nawawalan ng gana na mag-aral? Bakit po nagkakaganon ang isang tao? Nawawalan na ng pangarap, kumbaga. Kung talagang gusto mong mag-aral at masipag ka, hindi mo kailangan ng maraming pera para makapasok sa eskwelahan. Meron tayong tinatawag na Philippine Educational Placement Test kasi para sa isang edad ni Annalyn na 18 years old, masyado nang malayo yung gap ng grade 4 sa 18. Itong test na to, kung sakasakali mag-excel siya at magre-review, maaring mabigyan siya ng tamang placement na kung ba, kung medyo nakakapag maayos yung talagang sabihin natin pag-aaral niya, maaring umangat ng 2 taon or talagang maipasok siya sa tamang high school level siya, doon siya papasok sa susunod na taon. Kung sakasakaling Annalyn, desidido ka talaga mag-aral, ako mismo magpapasok sa iyo, ako mag-a-apply. Kasi napakahirap para sa isang bata, lalo na kung talaga ikaw lang yung eldest, tapos yung pang mga kapatid mo may mga problema pa sa birth certificate. Gawin mo ng paraan na imbis na yung away ng nanay mo, away ng mga kapatid mo, o yung away ng kapitbahay niyo, ang pakialaman mo, yung pag-aaral mo, at bigyan mo ng paraan na mangarap ka, magkaroon ka ng ambisyon. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Nag-uumapaw po sa sama ng loob at galit ang bawat panig po na nasaksihan natin ngayon. Kaya naman po, oras na para makausap po at mabigyan sila ng personal na counseling ng ating pong trio tagapayo. Sa aming pong pagbabalik, malalaman natin kung matatapos po ba ang gusot na ito sa pagitan ng 2 pamilya. Sa pagbabalik po ng Face to Face. Lang din yung asawa niya, palagi siya nagpaparinig dito sa asawa ko. Dito po sa Face to Face ay pinagkakasundo kayo, mahirap man, mayaman man, pogi man o hindi. Miss Annie Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of Gaok Dentist, Philip Stein, Fellow Medical Group, Salon de Manila, Skin Glow by G-Max. Hans Martel would like to thank Dr. Manny and Pai Calayan. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems, Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition, F101 Direct Sales, apparel and shoes, Cafe Alerto, alerto ka sa isip, salita at sa gawa, Home Appliances by Minami, galing ng quality, Placenta by Samstre. Ininom ka pa rin? Ininom din. Di ba may operasyon ka? Parang operasyon na. Ano sa atin din? Oo, isus na kami ito. Ano ka ba? Mapatay ka. Ako na. Kung mahal mo pati masawa. Uy, hindi lang sige. Sige. Eh kung hindi niyo mapigilang mag-inuman, eh pwede bang hindi na lang kayo magpartigan para wala nang problema? Nagsimula po sa pagsisiga ng basura na umabot na po sa hamunan at sakitan ng magkakapitbahay na sina Jennifer at Ate Jerma. At ang masaknap nga po doon ay parang lumalabas, di umano, ay pinagtulungan umano ng pamilya po ni Jerma si Ate Jennifer. At dahil dito, ang mga asawa naman po nila ay nag-away na rin at humantong na sa habulan po ng saksakan. Sa sandaling ito, pakinggan po sana natin ang sasabihin ng ating trio tagapayo at sana po sa aming mga panauhin ang pakiusap po namin. Pakinggan po ninyo ito, isa isip at isa puso po ninyo at kahit papano po ay makakatulong ito sa inyo.